Hello mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin yung cancer sa scooter. Papa Aerox man, NMAX, Honda Click, Beat, Suzuki Skydrive, at kung anong scooter na meron ka ngayon, pag-uusapan natin yung mga sintomas like dragging, vibration, pagpag ng belt, at kung ano-ano pa pwede nyong i-troubleshoot, i-diagnose bago nyo palitan yung mga pyesa ng inyong scooter mga sir. Tara, pag-uusapan natin cancer sa scooter. Yes sir! Kadalasan mga sir ng problema or mga sintomas na nararamdaman natin tuwing nakaupo tayo sa scooter, yung tinatawag natin na vibration, dragging, at kung ano-ano pang unnecessary na tunog na naririnig natin sa ating scooter. Ano ba ibig sabihin ng dragging? Yun yung common issue na palaging pinag-uusapan sa Facebook, sa YouTube, at sa kung saan-saan shop na mapupunta kayo. Kapag inon mo yung iyong motor, no? Pagka-start mo yan, sa takbong 0 hanggang 10 kilometers per hour, pagpihit mo ng throttle mga sir, meron kang mararamdaman na nagbabibrate sa iyong motor. Maaaring yung side mirror masyadong nagbabibrate, yung visor mo nagbabibrate, yung tapaludo mo sa likod nagbabibrate, at yung motor mo ay nahihirapan umusad. Yun ang isa sa mga itatakel natin mga sir, dragging. Sintomas number 1. Dito sa garahe ko mga sir, before ko buksan yung motor, before ko linisin yung panggilid, ang una kong ginagawa ay i-check ko muna yung odo or yung odometer ng motor. Usually kasi, yun ang magdidikta or magsasabi sa'yo kung gano'ng nakatanda, gano'ng nakalayo yung nabiyahe ng motor, at kung ano-ano yung mga steps na gagawin mo para i-check yung panggilid ng motor na yun. Katulad na lang nung customer natin dito na Honda Click, titignan ko muna yung odo ng motor na to. 24,169 kilometers. Dun sa reading ng odometer na yon, dun ko ibabase kung anong klase ng cancer maaaring meron tong motor na to. Hahatiin kasi natin tong vlog natin into stage 1, stage 2, stage 3, saka stage 4 na tumor, no? Meron kasi iba't ibang klase ng cancer na alam natin, di ba? Yung stage 1, syempre, pwede pa makakuha sa gamot. Yung stage 2, medyo minor operation na. Gagastos ka na ng konti. Stage 3, major operation na yan. At stage 4, yun yung hayaan mo na lang. No? Just live with it. Move on. So, ang unang mong gagawin, syempre, baklasin mo muna yung panggilid. Visual check muna. Gano ba siya kadumi? Kailangan ba talagang linisan o hindi pa? Pero usually, sa ganong edad at taas ng odometer, nagre-require na talaga yan ng linis sa panggilid. Yun yung stage 1. Yun yung unang medicine or cure mo para mawala yung vibration at dragging ng motor mo. Check mo muna. Linis muna. Stage 1. The usual causes ng mga vibration ng mga scooter natin, nakikita nyo yung mga debris na yan, yung mga alikabok na yan. Ayan. Ito naman yung tinatawag natin na clutch bell. Pag hinawakan mo rin yan, punong-puno rin yan ng alikabok, mga sir. Ito naman, yung tinatawag natin na pulley. Yung loob niyan, nakita nyo to? Punong-puno rin siya ng alikabok. Last but not the least is yung tinatawag natin na clutch assembly sa likod. So given na lahat ng alikabok ay umiikot-ikot lang yan dito, kadalasan yung alikabok na yon ay napupunta dito sa ibabaw ng clutch lining na ito. Yun ang nagiging cause kung bakit minsan dumudulas o kaya nagva-vibrate o kaya nagde-drag yung motor natin sa tuwing nagpapatakbo tayo from 0 to 20 kilometers per hour. Ang main causes talaga ng dragging ay yung tinatawag natin na clutch problem. Ano ba ibig sabihin ng clutch, Sir Mel? Pag sinabing clutch, mga sir, sa madaling salita, ganito na lang, grip. Okay? Pag meron kang dalawang object, kaliwang kamay mo, kanang kamay mo, kailangan pag nag-contact silang dalawa, kailangan hindi yan dudulas, hindi yan gagalaw. Minsan naman, mga sir, yung dalawang object na yan, katulad nung kamay ko kanina, yung kaliwa sa kanan, hindi pa nila timing, okay? Hindi pa nila oras magtamaan, nagtatamaan na sila, untimely contact. Minsan kasi, yung tatlong lining na yon, yung isang spring medyo maluwag na,
Yung isang clutch, mayroong nakasingit na dumi at dumidikit, naninikit dun sa bell, kaya tumatama siya kahit di niya pa oras tumama. Dragging din yun, mga sir. Explain natin yan later on kung ano yung pwede maging issue, kung bakit nangyayari yun. In the event sa mga scooter, okay, at kahit sa kotse, kahit sa mga dekadenang motor, minsan, itong dalawang object na to, okay, itong tinatawag natin na clutch, mga sir, ito ay kumokontakt dito. Dapat, once na bumuka yan, kailangan hindi na siya gagalaw sa loob. Totally connected, totally na nakagrip silang dalawa. Ano bang ginagawa nitong bell, mga sir? Yung bell kasi, ang nagpapaikot ng gulong natin. Okay? So, pag umiikot yung bell, umiikot yung ating gulong. Sino ang nagpapaikot ng bell? Ito yan, yung clutch. Yung clutch, nandito yan. Pag umiikot to, saka iikot yung bell. Ngayon, kapag itong clutch lining natin, madumi, may alikabok, may grasa, may langis, pudpud na, and so on and so forth, pwede yon mag-causes ng vibration at yung tinatawag natin na dragging. So usually, ang ginagawa namin dito sa garahe ay nililinisan namin to, lightly, gumagamit kami ng sandpaper or liha para tanggalin yung mga dumi na nasa ibabaw na to. At the same time, dapat linisan mo rin yung mga debris na nandito, like grasa, alikabok, at kung ano-ano pa, minsan nagkakaroon pa nga ng buhangin pag nalubog ka sa baha, para magkaroon ng perfect contact yung clutch lining natin sa kayong bell. Yon. Stage 1, mga sir, wala kayong gagastusin, wala muna kayong papalitan, linis lang muna. Tapos pumugahan lang, sabi niya, no? Yan, malinis na lahat sila, mga sir. Pwede na ikabit ulit. Ngayon, pag hindi pa rin nawala yung dragging or vibration problem mo, doon ka na mapupunta sa stage 2, yung meron ka nang kailangan palitan na pyesa. Doon naman tayo, mga sir, doon sa stage 2 na cancer. Dito, hahanapin mo na yung ibang causes ng tumor ng cancer mo. The usual is yung bola o yung tinatawag natin na fly ball. Visually, pwede mo siyang makita, magkakaroon niya ng kanto, pwede rin nahahawakan mo siya, mga sir, tapos mararamdaman mo na meron na siyang kanto. Ito ay isa rin nagiging reason kung bakit nagkakaroon ka ng vibration at parang nagsaslide yung motor mo, parang hindi siya tumatop speed, minsan hindi rin siya umaarangkada. Ito rin yun, mga sir, bola. Bukod dito, sa ating tinatawag na backplate, meron tayong tinatawag na slider piece. Okay? Minsan, pag ito ay maluwag na at laspag na siya, madali na siyang kumakalog dito sa backplate na to, mga sir. Okay? Katulad nito. Itong part, itong isang to, maluwang na siya. Ito, maluwang na rin. So, ito yung isa sa mga tumor na pwede nyong i-check para sa stage 2 nyo na cancer. Ito naman, mga sir, mga mura lang to. Pag nasa stage 2 pa lang kayo, mga murang piyesa lang na kailangan palitan. Pangatlo, mga sir, belt. Pag yung motor mo ay medyo may edad na, usually sa mga 15,000 kilometers hanggang 20,000, dun yung chances na pwede na tayo magpalit ng ating belt. Paano mo i-check yung belt, mga sir? Ikot mo lang siya, okay? Makikita mo yan, minsan nagkakaroon na siya ng kidlat katulad nito. Okay? So, yan yung isa sa mga signs nyo, o sintomas nyo na kailangan nyo ng palitan tong belt na to, mga sir. Pangalawa is yung tinatawag natin na belt width, yung kapal nito. Okay, minsan kasi okay pa yung belt natin, wala pa siyang crack sa loob, pero manipis na siya. So, isa rin nagiging reason yun kung bakit hindi tumatakbo ng maganda yung motor natin, dahil yung belt na manipis, meron tendency na pumagpag sa loob ng ating panggilid. Belt. Makikita nyo dito, mga sir, itong area na to, okay, yan ay isang signs or sintomas na yung belt mo ay pumapagpag. Ang tawag natin sa English dyan ay belt slap, okay? Sumasampal yung belt natin dito, mga sir. Meron yan dito sa taas, okay? Ayan, oh. Meron yan dito sa taas at meron din yan dito sa baba, mga sir.
Next natin na pag-uusapan ay yung tinatawag natin na clutch spring. Ang mga springs ng scooters natin, meron yan buhay. Pero hindi ako makakapagsabi kung kailang odo o anong kilometers na, ilang taon or ilang buwan dahil depende rin yan sa paggamit natin ng motor natin. Depende rin sa driving style mo at driving habit mo. Clutch spring. Ang clutch spring natin, meron tong specific na tension. Okay? So pag meron kang itong tool, malalaman mo yung kanyang tension. Wala kang value ah, pakiramdam lang. So ito, medyo malambot na siya. Okay. Sir Mel, anong epekto ng clutch spring sa pagdadrag ng motor ko? Ibig sabihin yan, minsan kasi mga sir, itong tatlong spring na to, maaaring yung dalawa, matigas, yung isa, malambot na. Ibig sabihin nun, pwedeng yung isang lining mo or yung isang clutch mo, eh medyo mas nakabuka kaysa dun sa dalawa. Kaya dapat, ito ay isang part na minemaintain natin sa ating pagsuscooter. Ito yung ating original ng Honda. Meron tayong bago rito, mga sir. So, by feel, ito malambot. Yung isa, yan. Medyo matigas. Makikita nyo kasi sa pressure ng kamay ko. Ayan o. Medyo nanginginig ako habang ginigrip ko siya. Habang dun sa stock, halos wala. Walang effort. Okay. Yun naman yung clutch spring. Kaya natin dinidiscuss itong mga stage 2 na mga medicine natin, mga cure natin, dahil these are cheap parts to replace. Di ka uubos dito ng 1,000 or 2,000 para dun palitan lahat ng pyesa dun sa mga problema mo sa stage 2 na cancer na yan. Ito pa mga sir, minsan na overlook ng ibang mekaniko at may-ari ng mga scooter natin. Meron tayong mga tinatawag na oil seal. Itong mga goma na to, dito sa likod, at meron din tayo dito sa harapan. Actually, meron din yan. Meron pa tayo dito sa torque drive. Okay? Dito kasi sa loob ng mga oil seal na to, katulad dito sa torque drive, sa loob nito ay may grasa. Dito naman, ang lumulusot na langis dito is yung gear oil. Tapos dito, ang lumulusot na langis is yung ating engine oil. Sir Mel, bakit natin pinag-uusapan yung mga oil seal na yan? Once kasi na magkaroon ng leak yung mga oil seals na yon, pwedeng kumalat yon sa loob ng panggilid natin, which in turn, pwedeng mag-cause ng pagdulas ng belt natin, makasira ng clutch lining natin dahil magkakaroon siya ng langis sa ibabaw at eventually, ia-absorb at kakainin yon ng clutch lining mo. So yung mga oil seal na yon, pag nakita nyo meron ng leak, kailangan nyo siyang palitan. Sir Mel, bago tayo mag-proceed sa stage 3 na level ng problema natin, kapag hindi nyo kasi nasolusyonan yung stage 2 na problema, pupunta yan sa stage 3. Kaya ang dami kong diniscuss sa stage 2 mga sir, doon pa lang sa stage 2 na prevent na natin yung problema para hindi kayo magkaroon ng catastrophic failure. No? Masira ng tuluyan yung panggilad nyo, magkaroon kayo ng problema na ang dami-dami yung piyasang papalitan. Dahil doon pa lang sa stage 2, hindi nyo na siya inayos at naremedyohan at pinalitan. Doon na tayo sa stage 3, no? Lumala na yung problema ng CVT mo. Kahit anong palinis mo ng panggilid, kahit anong palit mo dun sa mga springs na yon, kahit anong palit mo ng belt, nagpalit ka na ng bola, nagva-vibrate pa rin at nagda-dragging pa rin yung motor mo. Ano na kaya yung problema ng motor ko, Sir Mel? Unahin muna natin dito. Okay? Nandito, nakahilera sila lahat eh. Madalas, kapag nag-age na yung motor natin, tumatanda na yung motor natin, tumatagal na sa buhay natin, no? Sa kakagamit natin, yung tinatawag nating clutch lining, mga sir, napapagod yung bakal na yan. So makikita nyo dito, mga sir, no? Yung bakal na to, hindi yan ganyan. Nagkaroon na siya ng uka. Kuha ka nga, kunin mo nga yun, Ken. Makikita nyo, ito yung bago pa, ito na yung naluma. So humaba na, mga sir, yung gatla nito as compared sa spacing nitong isa. So kahit anong palit mo ng clutch spring, mga sir, parang malambot pa din siya. Bakit? Kasi nga, nabawasan na yung tension ng clutch spring dahil dun sa uka na yan. Okay, stage 3 na tumor, mga sir. Clutch lining. Kasunod, minsan, dahil di natin nagagrasahan yung loob ng torque drive, nagkakaroon tayo ng mga gatla dito sa ating torque drive. Dahil ito, mga sir, dapat to palaging may grasa dahil ito ay always moving. Pag nakakalimutan ng mekaniko natin na lagyan ng grasa yung torque drive, nagiging cause yun nang nagkakaroon tayo ng premature na problema dito sa ating
torque drive. Mahal to mga sir at lagi nyo dapat siyang pinapagrasahan. Next, stage 3 na to more. Bell. Kapag yung bell nyo ay naging oblong na, no, nagkaroon ng signs of overheat. Ano ba yung overheat? Usually nagkukulay, ube, yung ating bell. Color violet siya. It's a sign of overheat. Minsan din, nagiging oblong na to, hindi nyo siya physically makikita na oblong na, pero pag tinignan nyo tong loob na to, mga sir, may mga parts na hindi na tinatamaan ng clutch lining mo. Ibig sabihin nun, hindi na siya perfect circle. One way to check kung oblong na yung bell, ikabit nyo siya dito, mga sir. Okay, tapos ikutin nyo yung gulong. Okay, makikita nyo na maganda pa yung ikot ng bell na to. So, ibig sabihin, goods pa tong bell na to. Okay. Alagaan nyo rin yung bell. Mahal yung bell. Next, mga sir, yung pulley set. Okay? Itong mga to. As your motorcycle, nagkakaedad yan, nagkakaroon ng kanto itong drive face na to or yung pulley na to, so kailangan mo talaga siyang palitan. Wala kang magagawa doon. Wear and tear yun, mga sir. Next is itong bushing. Minsan, nagkakaroon na yun ng kalog doon sa loob, kaya kailangan mo rin siyang palitan. Dito naman sa backplate, kakagamit mo ng motor mo, itong mga dinadaanan ng roller na to, nagkakaroon din siya ng lalim or lumalalim na siya, kaya hindi na ganun kaganda yung takbo ng iyong motor. Yun yung para sa pulley set. Last but not the least sa stage 3 mga sir, yung mga bearings, no? Kapag hindi mo naaalagaan yung panggilid mo, may mga chances tayo na kumakalog na yung mga shafting na to. Okay? Siyempre yung mga bearing, may wear and tear din yan. Ito, nagkakaroon na siya ng kalog. Bukod sa bearing sa loob nito, yung takip na nandito, meron din yung bearing. Okay? So, kailangan mo rin siyang palitan in the future. Pero kung na-maintain mo yung motor mo, na lahat ng parts na kailangan palitan ay napapalitan mo agad, tatagal yung buhay ng mga bearings na yan, mga sir. Ayun, stage 3, isa sa mga pinakamahal na maintenance, lalo na pag nagkasabay-sabay yung stage 2 saka stage 3. Meron akong case dito dati sa garahe, nasa 60,000 kilometers na yung motor niya, first time niya palang nagpalinis ng panggilid. Grabe, sobrang dumi at ang daming kailangan palitan. Huwag niyong paabutin sa stage 3, mga sir. Regarding naman mga sir sa stage 4 na problema ng motor natin or ng scooter natin, yan kasi ay marami ng causes, mahirap nang hanapin, yung vibration ay mahirap nang i-pinpoint kung saan nanggagaling. Kaya as much as possible, huwag tayong aabot dun sa stage 4 na problema dahil maaaring hindi lang panggilid ang maging problema mo because all of that are connected to your power delivery or sa takbo or sa acceleration at top speed ng iyong motor. So ultimately, lahat yan ay nagdidikta kung paano tayo nagme-maintain, paano tayo gumagamit ng motor natin mga sir, para hindi tayo umabot dun sa stage 4 na cancer ng ating mga scooter. So that's it mga sir, sana may natutunan kayo today at may lakad pa ako at uulan na mga sir. Till next vlog, yes sir, bye!